Ang actually we are in a series po ang tatalakayin po natin ngayong gabi, ano, it's about the attitude in crisis. Ayan, attitude in crisis. Amen. Hallelujah. Nagkaroon po ng survey, ano ho, ang Psychology Today, sa pong magazine po ito. How will it take to make a person happy? Ayan. Ano ba yung mga kadahilanan o ano yung magiging kadahilanan para ikaw ay magiging masaya? Sabi ng Psychology Today, ang sabi ng iba, ano, these are the answers. Ito po yung mga sagot po nila, ano, ang sabi nila, friends or social job o social life, yung pong trabaho, being in love, recognition and success, personal growth, good financial situation, pagkakaroon ng bahay, being attractive and beautiful, no, being a parent, or kapag ikaw ay nag-asawa, sabi nila, and also the happiness of your partner in life. Ano? When you look at all these answers, kung titingnan po natin yung po mga sagot po nila, ano, you will find out that most of it, actually, they are external. Ano, ito po ay panglabas instead of internal. Amen? Look at it, actually, in the book of Ecclesiastes, chapter 2, in verse 1, ito pong sabi ni Solomon, I decided to enjoy myself and find out what happiness is, but I found that this is useless. Ang sabi po ni Solomon, useless daw, walang halaga, walang kwenta. Sa English, it is vanity, ano, it is worthless, no? Solomon said, ano, I tried it all and found tatlong bagay, ano, that always lead to dead end in life. One is, ang sabi niya, ito po yung mga useless po na mga bagay. Ang sabi niya, accumulating things, kapag accumulating material things, ano, experiencing pleasures and achieving success. Amen? Walang kabuluhan daw yung to accumulate things or even experience pleasures and to achieve success. As we all know, Solomon was the wealthiest in his time. He has all the pleasure that money can buy, and he was the most successful person in his generation. Ano? Sometimes we think, ano, kapag tayo po ay may mga bagay na material na bagay sa buhay na ito, ang akala po natin tayo po ay magiging masaya. Pero sabi ni Solomon, hindi ito. Ito'y walang kabuluhan. Ang sabi nga ng iba, kapag sila ay nanalo ng loteria, yan, ng loto, no? Magiging masaya na sila, no? Pero ang sabi ni Solomon, walang kabuluhan ang bagay na yan. Meron naman pong nagsabi, ano, if I could just marry the right guy for me, I will be happy. Yes, you will be happy, pero ang sabi ni Solomon, walang halaga ang bagay na yan. Or have the latest gadget, ano, find ways to achieve success. Ang sabi ni Solomon, walang halaga ang mga bagay na yan. Ang sabi ng iba, if I could just be popular, maging popular lang ako, maging masaya na ako, and have more likes on my Facebook, no? Lalong-lalo na sa TikTok ko, ang sabi niya, magiging masaya na ako. Pero ang sabi ni Solomon, ang lahat ng bagay na yan ay walang kabuluhan. Amen? All are meaningless, ang sabi niya, it is like chasing the wind. Alam niyo, actually naalala ko din ng umaga, ano, when I was a child, nung ako po ay bata, we try to chase the wind, no? Kasi doon kung saan po kami nakatira, meron pong malaking empty space po doon, ano, at kung minsan hahangin ng malakas, ano, and we try to chase the wind, ano. Ang sabi ni Solomon, it is like chasing the wind.
accumulating things, experiencing pleasures, even achieving success. Ano? The book of Philippians talks about something better than happiness. We are in a series in the book of Philippians. Ano? So, there is something more better than happiness. Ang sabi po ni Pablo, ito ay ang kagalakan. It is called joy. In the book of Philippians, the word joy, ano, rejoicing, gladness, appear at least 19 times. And this joy to which Philippians refer was not only available, hindi lamang po ito available sa kanila, ano, to the first century Christian, but to also to us, ano, sa atin po ng mga mananampalataya sa atin pong kapanahunan. So, this joy is available also to us. Amen? And we find it important, ano, sa Book of Philippians, kung makikita po natin, the word mind appears 10 times in Philippians, while the word think occurs 5 times. Now, ano bang ibig sabihin po nito? It gives us the idea, ano, that the secret na sinasabi po ni Pablo na kagalakan o joy na masigit sa happiness, ano, is found not only on what we possess, but it is found on our attitude and outlook in life, outlook in our situation. Amen? So, ito po yung mga sinasabi po ni Pablo. So, let's begin. Ano? Philippians chapter 2, verse 1 and 2, ang sabi ni Pablo, therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit, and of one mind. Verse 3, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, rather in humility, value others above yourself, not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. Amen? And I underline, ano, nag-underline po ako dito ng dalawang word, ano, yung word na selfish ambition or vain and vain conceit. Yung pong selfish ambition, ang ibig sabihin po nito is carnal rivalry, self-seeking, a feud, or a faction. So, ang ibig pong sabihin nito, ano, do nothing out of selfish ambition. It means, ano, there is a carnal rivalry, ano, ito po yung competition. Gagawin niya ang lahat ng bagay para manalo, kahit naapakan niya ang kanyang kapwa. Kristiyano po ito, ano, amen. Yun po ang ibig sabihin ng selfish ambition. Even up to the point na makipag-away siya, even up to the point, ano, na mag-grupo-grupo, gumawa siya ng sarili niyang grupo. Gagawin niyang lahat para siya po ay manalo. Ayan, ano? Kumbaga, unhealthy competition na po siya. Amen? Kaya nga ang tawag po doon is carnal rivalry. Ano? And then another word na sinabi po ni Pablo, yung pong vain conceit, it's from the Greek word kenodoxia. It means a person who had exaggerated ideas of their own importance. Alam niyo po, ito po yung tao na believe sa sarili. Masyadong believe sa sarili. Amen po ba? Okay lang naman, ano, magkaroon ka ng confidence, ano, pero ito po, masyado pong believe sa sarili. Ang tingin niya sa iba ay walang kwenta. Ayan, ano, amen? Kaya kakaiba po ito, ano, being conceit, ano, masyado na siyang believe sa sarili niya, at ang tingin niya sa ibang kasama niya, eh, walang sinabi. Ayan. Kasi mas mataas siya. Ano? Mas marunong siyang magluto. Ayan. Mas maganda siya. Mas pogi siya. Ayan. Amen? Mas spiritual siya. Ayan po. Ano? Amen? So, ano bang pinapatungkulan po dito? Ano? Mamaya, makikita po natin. You know, to give you the whole context of the Philippian church, the church in Philippi faced at least three types of problem. Actually, they were also in a crisis just like us. Kaya nga ho, ang ganda po, ano, timing na timing po siya.
First and all, they appear to have faced persecution from those outside of the church. So meron pong persecution. Those who doesn't agree on their Christian belief, ano, on their Christian faith, they are being persecuted. Kaya nga hindi madali maging Kristiyano during that time. Second, they were threatened by the possibility of false teaching similar to which had infiltrated other churches. Yung pong false teaching na to, ito po yung the teaching of the Judaizer, ang tawag po nila. Ito po yung teaching na kung saan in order to be born again, in order to be saved, kailangan mong gawin, kailangan kang ma-circumcise, kailangan mong gawin yung pong mga rituals. Ayan, ng Old Testament, no? Na contrary po doon sa tinuturo po ni Pablo, ang sabi niya, it is by grace that you have been saved. Ang turo po ni Pablo, ano, at tinuturo po sa atin sa mga taga-Pilipos, ano, that they were saved by the grace of the Lord. Amen po ba? It is not by works, ano, parang sabi doon sa Ephesians, so that no one can boast, no? So ito po yung katuruan and actually tinawag pa nga ni Pablo na mga aso, yung po mga ang tawag po doon, mga false teacher, ano ho? Amen. And third, they struggle with conflicts between one another in the church. So mayroong konting struggle po, ano ho? Mayroong pong konting struggle. Ano ba yung dahilan ng struggle na ito? Okay? I think I understand more in our situation right now, sa sitwasyon po natin ngayon. Mas naintindihan ko ang sitwasyon ng mga taga-Pilipos. Amen? Bakit po? Okay, let's go there later. No? Self-interest is the most fundamental human motivation. Kaya ka nagtatrabaho because of self-interest. Di po ba? May interest ka. Amen? Para sa'yo. Okay? Wala pong masama doon. Ano? But crisis magnify one's selfishness. Hallelujah. Kapag dumadaan daw ng crisis, ano, ang isang tao, it magnifies yung pong kanyang selfishness. Amen? Actually, nakita po natin ito, ano, during kasagsagan po ng crisis po natin, especially, I believe that was March, April po, ano, tumambad po sa mga newspapers sa Amerika, nag-aagawan, kumbaga, nag-aawayan, ano, amen? Sa toilet paper. Sa Amerika po yun. Ano? Sa atin, hindi po natin ito maintindihan. Marami po mga tao, hanggang ngayon, hindi po nila ito maintindihan. Amen? Biro mo, nagsusuntukan dahil lang sa toilet paper. Talagang, kumbaga eh, sa atin, kung mag-hoard ka man, pagkain, ano? Amen? Tama po ba? Pagkain, ano? Hindi toilet paper, no? Pero sa kanila, talagang toilet paper po yung kanilang pinag-aawayan during that time. So, hindi ito maintindihan. But now, actually, we understand it because crisis magnifies one's selfishness. Kasama po ito doon sa selfishness na namamagnify. Lumalabas, lumilitaw, ano ho, amen? Now, ano bang sinasabi po ni Pablo sa mga taga-Pilipos, ano ho? Verse 1 up to 4. Ano, ang sinasabi po ni Pablo, there is a problem of selfishness in the Philippian church. Now, yung problem of selfishness, no, yung pong problem of selfishness na to, the question is this, is the problem of selfishness of the Philippian church a product of crisis or the crisis just magnified what was inside of them? Nakakuha niyo po ba? Ito ba ay produkto, ano ho, yung problema po ng selfishness ng Philippian church, ito ba ay produkto dahil may crisis o yung crisis mismo ang nag-magnify nung nakataagong selfishness na nasa kanila? Maari pong both, ano ho, amen po ba? Amen? But Paul was saying to his church, ano, to this church in Philippos, ano, that they can have joy in the midst of crisis if they will learn to overcome selfishness in their life. Ito po yung pinakamensahe po
ng the book of Philippians, no, that they can have joy in the midst of crisis if they will learn to overcome selfishness in their life. Now, knowing the timeline, yung timeline po kasi ng pagkakasulat ni Pablo ng the book of Philippians o letter to the Philippians, the epistle to the Philippians, few years after pinatay si Pablo, there was a great persecution in the church. There is also that possibility kung tama po yung timeline po niyan, yung pagkakasulat na sinasabi nila, na few years after na sinulat po ito ni Pablo, the Philippian church were persecuted. They suffered great persecution. Actually, hindi lang sa Pilipos, throughout the Roman Empire, no? Nagkaroon po ng great persecution. Amen? So it is also possible that when Paul wrote this, that there is problem of selfishness. Kasi parang basahin mo yung chapter 2 at basahin mo yung kabuuan, parang nakalihis. Kasi they were generous. These are the beloved church of Paul. Amen po ba? These are the people who are giving Paul, na nagbibigay kay Pablo ng kanyang pangangailangan. But there was a problem of selfishness na sinasabi po ni Pablo. Possibly po, that Paul actually was preparing their heart for the coming great persecution or crisis in their life. Amen? Hallelujah. Now, there is a problem. Meron pong problema, a problem of selfishness. In the midst of this problem, bakit kailangan po itong talakayin po ni Pablo? Why? Because there is an effect. Meron pong epekto ang selfishness. Una, selfishness make you in conflict with yourself and others. Kapag na-infect ka, actually it is like a virus, Kapag na-infect ka, it is a product of a crisis, Dahil may crisis just like us. Tama po ba? We are in a crisis, we are in a pandemic, In the midst of this pandemic, if you are infected with this virus of selfishness, it will make you in conflict with yourself and with others. It drives you to disagree with almost everything. Hallelujah. Amen. It makes you feel self-righteous and loves the attention you get. Ito po yung tao na he will do everything. Kumbaga, parang nag-e-enjoy siya na nakikipag-away. Amen. Amen. Hallelujah. Yan ho. Wala nang makaaway na kapitbahay, naubos na lahat, pati yung pusa at saka aso inaaway. Ayan po. Amen. So it makes you feel self-righteous and love the attention you get. Not only that, selfishness makes you unhappy. Talagang it will steal the joy that God has given you. Because it stops your ability to simply enjoy things in life, because you find something wrong with everything. Alam mo yung kapag na-infect ka nito, lahat ng bagay may mali. Amen? May mapupunat ka at may mapupuna ka. Amen? Hello? Hallelujah. Kapag na-infect ka nito, makikita mo ang lahat ng mali ng asawa mo. Ayan. Lahat ng mali ng anak mo. Lahat ng mali. Nanonood ka lang ng TV, nakita mo na ang lahat ng mali dun sa palabas, no? Okay? May binigay na pagkain sa'yo, instead na magpasalamat ka, nakita mo yung mali. Okay? Even the food, the gift that you receive, may mali, no? Parang ganun, no? Amen? Selfishness makes you unhappy. Talagang hindi ka magiging masaya. Amen? Puro negatibo ang lumalabas sa bibig mo. Number three is this. Selfishness, when you are infected with this, with selfishness,
It will set unrealistic expectation. It makes you expect too much from others. Bakit? Because you always think that you can do more better, much better than what they did. Ayan. Amen. Mas magaling ako dyan. Ano? Amen po ba? Instead na i-appreciate mo lahat ng effort po nila, ano, ang mangyayari, iko-compare mo ngayon, alam mo, pag akong gumawa niyan, mas maganda dyan. Amen? So, selfishness set unrealistic expectation, ano, from others, and sometimes ang matindi, from yourself, ano. Talagang hindi ka magiging masaya. Kasi lahat ng gagawin mo ay hindi ka satisfied. Amen? So, unrealistic expectation po yun. Another effect of selfishness, ano, kapag na-infect ka ng selfishness destroy relationship. Giving and receiving are important for both people in a relationship. Sa isang relasyon, sa isa pong mag-asawa, ano, kapag puro lang take ng take, eh may problema po tayo. Di ba? Dapat po, give and take. Ayan. Ano, amen po ba? Dapat hindi puro kabig. Ano? Dapat matuto ka rin na magbigay. Ano? Usually po, kapag na-infect ka dito ng virus pong ito, ng selfishness, ano, ang nakikita mo, ang sarili mo, tama. Ikaw palagi ang tama. Amen? Amen? Yan, ano? Sa mga may asawa po, ano? Kuminsan, hindi mo nakikita, ano, na kala na sa mag-asawa, kapag puro tama yan, wala pong mangyayari, ano? Pag kayong dalawa, tama, ay wala nang tatama. Okay? Pero alam nyo po, ano, hindi po yan magkakaroon ng conflict, ano, kung walang mali. Amen? At kung minsan, yung mali, nasa inyong dalawa. Amen po ba? So when you are infected with this virus, you always take and not give him back, okay? And this is the sign that you are infected of selfishness. Amen? That's actually Paul, ano, si Paul. Nawawala na naman ako. Yes. Amen. So si Pablo po, ano, sumulat po siya. Okay? Chapter 2, verse 1 to 4. Ang sabi niya, may problem. Amen? There is a problem of selfishness. Hallelujah. So ang sabi niya, but there is an antidote. Philippians chapter 2, verse 5 to 8. Ang sabi po ni Pablo, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a servant, and coming in the likeness of men. And being found in appearance as a man, he humbled himself, and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Hallelujah. Ang sabi ni Pablo, no, ito po, ito ang antidote, what would Jesus do? Ano ba ang gagawin? Alam niyo po, what would Jesus do? Ano, ito po ay sumikat po many, many years ago. Ano? But Jesus already done his part. Amen po ba? And he already made us an example. Amen? Now, ito pong ginawa ni Jesus. Jesus teaches us that in order to get up, you have to go down. No. Now, isa-isayin po natin. No. Verse 5 of chapter 2. Ang sabi po ni Pablo, make your own attitude that of Christ Jesus. Ang pinuntirya po agad ni Pablo, yung attitude po. Ano? Ang sabi niya, make your attitude that of Christ Jesus. Amen? Meron pong implication po ito sa atin. Ano? Amen? When Paul says, let this be your attitude. Ano? Amen? In another translation, ang sabi niya, let this mind be in you. Ang sabi po ni Pablo, ano? Dito sa translation pong ito, ang sabi niya, make your own attitude that of Christ Jesus. Amen? So, make your own attitude. Ang sabi niya sa ibang translation, let this mind
be in you. Ang ibig kong sabihin nun, ano, that you and I have the mind of Christ. Many times, actually po, tinuturo po sa atin ni Pablo, ano, na that you and I have the mind of Christ. Nasa sa atin na ang kaisipan ni Kristo. Amen po ba? Kaya nga sabi ni Pablo, let this mind be in you, no? Ito ang dapat na attitude mo, ano, ito ang dapat na mindset mo, ito ang dapat na mentality mo, ito ang dapat na maging kaugalian mo. Same as Jesus. Same as the attitude of Jesus, same as the mentality of Jesus, same as the mindset of Jesus. Amen po ba? So you have the mind of Christ. Sabi mo nga sa iyong sarili, I have the mind of Christ. Amen. Amen. So posible pala na maging mamaranasan po natin yung joy, ano, yung kagalakan because we have the mind of Christ. Now, verse 6. Who existing in the form of God, he was talking about Jesus, did not consider equality with God as something to be used for his own advantage. Now, this is very crucial. Ano? This is very important. Ang sinasabi po ni Pablo, si Jesus ay Diyos. That Jesus is God. And as God, he did not cease to be God when he came on this earth. Ano? Nung siya po'y nagkatawang tao, he did not cease, he did not stop to be God. Siya po ay 100% God and 100% man. Amen po ba? Do siya po ay tao, siya po ay Diyos. Ito pong sinasabi po ni Pablo, who existing in the form of God did not consider equality with God as something to be used for his own advantage. Now, verse 7 na po tayo. Instead, he emptied himself by assuming the form of a slave, taking on the likeness of man, and when he had come as a man in his external form. Though siya ay Diyos, ang sabi po ng salita po niya, ang sabi po ni Pablo, siya po ay nagkatawang tao. Itinabi niya ang kanyang pagka-Diyos at sinuot niya ang katawan natin bilang isang tao. But he is 100% God and 100% man. Amen? Siya po yung baba, ano? Hindi lamang po siya bumaba sa lupa, ano? Hallelujah. But siya po yung nagkatawang tao, kagaya mo at kagaya ko. Amen po ba? Verse 8 and 9. He humbled himself by becoming obedient to the point of death, even to death on a cross. For this reason, God highly exalted him and gave him the name that is above every name. Wow! Amen? Ang ginawa po ng Panginoon, he took the form, he is God, 100% God, and he took the form of a human being, just like us. Kagaya mo at kagaya ko. Amen? And then, ang sabi sa verse 8 and 9, he humbled himself. Siya po'y nagpakumbaba, becoming obedient to the point of death, even to death on a cross. Hallelujah. Hindi po niya inalintana ang kanyang pagka-Diyos bagkos inialay niya ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. For this reason, God highly exalted him and gave him the name that is above every name. Amen? Ang sabi nga, that at the name of Jesus, sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus, marami ang maliligtas. Amen po ba? Hallelujah. So we cast out demon in the name of Jesus. Amen? Amen. We lay hands on the sick in the name of Jesus. Amen po ba? Hallelujah. We pray and end our prayer in the name of Jesus because there is power in the name of Jesus. Amen? Hallelujah. Now Jesus died on the cross. Hallelujah. He humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Hallelujah. That's how Jesus humbled himself. Ito po yung sinasabi po ni Pablo that we should have the same mindset, the same mentality
ano, especially during this crisis, whether we like it or not, ano, prone po tayo, kahit na matagal ka ng Kristiyano, to be infected with this virus. Ang virus pong ito ay tinatawag na selfishness. Amen? Hallelujah. Now, why we need ano, to humble ourselves? Why we need, ang sabi po ni Pablo, in other words, why we need to have the same mindset as Jesus? Bakit kailangan po tayong magkaroon ng same mindset, ano, same attitude, just like Jesus? Amen po ba? Hallelujah. So there are reasons, ano, why. Una is this, so that you can have rest. Amen? Yes, there is a crisis, ano, ang sinasabi po ni Pablo, sa mga taga-Pilipos, yes, you are going through a crisis. Maari, there is a greater crisis that will come, ano, against you. So you have to learn this, ang sabi niya, to learn to live, hallelujah, to overcome selfishness in your life. Kailangan mong matutunan. Amen? Kailangan mo itong matutunan to overcome selfishness in your life. Hallelujah. And you can overcome, sabi niya, if you will have the same mindset just like Jesus. Same attitude just like Jesus. Amen? Why we need to have the same mindset and same attitude just like Jesus? One is this. If you have the same mindset and same attitude just like Jesus, you can have rest. Magkakaroon ka ng kapahingahan. Ano? Because you know you don't have all the answer to solve all the problem in the world. You don't have to pretend that you are perfect because you don't have to be perfect and to be loved by God. Ano? Magkakaroon ka ng kapayapaan. Ano? Magkakaroon ka ng rest. Amen po ba? Amen. Because when you have that mindset, ano, just like Jesus, when you have that attitude just like Jesus, alam niyo ho, hindi ka mai-stress sa buhay mo, sa iyong sitwasyon. Amen po ba? Amen po ba? Hallelujah. Because you will walk in dependence upon God, ano, alam mo, kasama mo ang Diyos sa bawat sitwasyon mo. Amen? You are not impressing others. Because when you try to impress others, it will create a lot of chaos, ano, a lot of stress inside. Ano, amen po ba? Lalo na kapag masyado po tayong, ano, when we are living, ano, to impress other people. By the way po, ano, I'm not here to impress you. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Because if I'm here to impress you, talagang it will create a lot of chaos inside of me. Ano? So when we have the same mindset, ano, the same attitude, just like Jesus, we will learn how to submit to God's Word and become obedient just like Jesus. Nakakaroon niyo po ang ibig kong sabihin dito. Ano? Amen? Hindi ka mai-stress sa buhay mo. Because kahit na anong sitwasyon mo, alam mo kasama mo ang Diyos. Amen po ba? Alam mo mahal ka ng Diyos. Amen? Sino po rito naniniwala na mahal po sila ng Panginoon? Amen. Ayan. Amen? So you are submitting your life to God. Alam mo ang buhay mo ay nasa sa Diyos. Amen po ba? Especially po ano during this pandemic, ano, alam po natin na kumbaga eh talagang delikado po ano lalo na kapag ikaw ay lumalabas ng tatrabaho ano, but we have this assurance in our heart that Jesus is with us and He will protect us. Amen po ba? Amen. Not only that He will protect us, ano, actually sabi nga ni Pablo, ano, death or life, ano, ako ay para kay Kristo. Amen po ba? Amen. Kung mamamatay ka, ako ang sabi ni Pablo, punta ako kay Kristo. Kung mabubuhay ako, mabubuhay ako para kay Amen. Ayan. And okay, so ayan po, ano. Amen. So yung nasabi ni Pam about sa bawat isa po atin, ano. Amen.
Hallelujah. Hallelujah. Yan. Ayan, okay? Amen. All right. Amen. So having the same mindset just like Jesus will set you free, from stress, from worries, and it will make you a happy person. Bakit po, instead of impressing somebody, you are living for Jesus. Amen po ba? You don't have to pretend, that you are good, that you can do it, during this pandemic, you don't have to pretend, na kaya mo, kung hindi mo kaya, lumapit ka lang kay Lord. Amen po ba? You don't have to pretend, na malakas ka, ang kalakasan mo ay naki Kristo. Amen po ba? Amen? You are not in a competition with anybody else, Amen po ba? Amen? You are not you are not trying to impress somebody, inside of the church, okay? You are not trying to be good, okay? In God, actually, alam po ng Panginoon lahat ng pinagdadaanan mo. Amen? Hallelujah. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo. Amen? Now, 1 Peter chapter 5, verse 6 to 7, ang sabi niya ni Pedro, "Therefore, humble yourself under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time, casting all your cares upon Him, for He cares for you." He cares for you. Amen? Therefore, humble yourself under the mighty hand of God. Secondly, why we need to have the same mindset, the same attitude just like Jesus? Because you will have a better relationship with God and with others. Hallelujah. When we have the same mindset just like Jesus, you will have a better relationship with God and with others. This is what Paul says in the book of Romans. Ang sabi niya, "For I say, through the grace given to me to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly as God has dealt to each one a measure of faith." Hallelujah. And I will ask the musician, please. Ang sabi niya, not to think of himself more highly than he ought to think. You know what? Again and again, actually, Paul is giving us this idea, exhorting us not to think more highly than others. Amen po ba? Ang sabi niya, actually sa Tagalog, huwag kang maging mayabang. Amen? Amen? Hallelujah. Okay? Self-centered people, actually, when you are infected with this virus of selfishness and self-centeredness, you know what? You will never be happy. Because you are unhappy dahil hindi ka masaya, gagawin mo lahat para yung katabi mo hindi magiging masaya. Inis na inis ka kapag may nakikita kang kasambahay mo. Amen? O kasama mo sa care group na masaya. Kasi ikaw hindi masaya. Amen? Kaya nga gagawa ka ng paraan para mang-away. Amen? So, these people actually, they spread gloom and doom simply by their pride, no? Amen? And also because if you are infected with this selfishness and self-centeredness with this virus, you become sensitive to others people's comment. Kapag nag-comment na ng negative, kahit na Facebook lang, Amen? Kahit na Facebook lang po yan. Sometimes, it hurts so much, di ba? Amen? Kapag paulit-ulit kang nasasaktan sa mga sinasabi ng iba, kahit sa Facebook lang, at paulit-ulit mong binabasa at binubuksan ang Facebook mo, hindi na nila kasalanan. Amen.
sinasaktan mo na ang sarili mo. Amen po ba? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ang daming paraan po, ano? You don't have to do it. Hallelujah. Amen po ba? But when you are walking in humility before God, ano, and just being who you are, kahit anong sabihin ng iba, kahit anong mabasa mo sa Facebook, kahit ano ang marinig mo na sinabi ng iba, alam mo, hallelujah, because you are depending on God, dahil alam mo, mahal ka ng Panginoon, you don't care. Amen po ba? You are almost immune to insults. Kahit insultuhin ka pa ng iba. Amen po ba? Kaya nga lang ho, sabi ko, pag nasasaktan ka sa paulit-ulit na sinasabi ng iba at friend mo pa siya, ikaw na may kasalanan nun. Tama po ba? Tama po ba? So depend on God. Ano ho? Depend on God. Walk humbly before God. Sabi mo sa Panginoon na nararamdaman mo, ang pinagdadaanan mo, just talk to Him. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo. And sometimes, actually, meron po siyang pangako sa atin. Ang sabi niya, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Amen? Hallelujah. Now, Galatians chapter 1, verse 6. Verse 1 to 3, chapter 6, verse 1 to 3. Ang sabi niya, brethren, if a man is overtaken in any trespasses, you who are spiritual, you who are strong, ang sabi niya, restore such a one in a spirit of gentleness. Huwag mong i-condemn, ang sabi niya, considering yourself lest you also be tempted. Huwag mong sabihin, mas malakas ka sa kanya. Ano, pag may nakita kang mas mahina sa iyo, ang sabi niya, palakasin mo, tulungan mo. Considering yourself lest you also be tempted. Verse 2, bear one another's burden, and so fulfill the law of Christ. For if anyone thinks himself to be something when he is nothing, he deceives himself. Hallelujah. Amen? Hallelujah. So he deceived himself, ang sabi niya. Now, another thing. And lastly is this, ano, it will empower you. You know, when you have the mindset of Christ, the mindset of Jesus, it will give you the strength, it will give you the ability to overcome your situation, especially during this crisis, especially selfishness. We are all guilty of selfishness. Lahat po tayo. Alam niyo, sabi ko nga ho, hindi po ako nagja-judge. Because almost everyone, I would say, every one of us are guilty. Amen? Of this selfishness. Di mo alam, infected ka na. Kaya ka nasasaktan kasi infected ka na ng selfishness. Amen po ba? Kaya hindi kayo magkasundo ng asawa mo, maaring infected ka na ng selfishness. Puro ikaw ang tama, walang mali. Amen po ba? Kaya hindi ka masaya. Ano? Nababagot ka na sa buhay mo. Ano? Sinisisi mo na ang government. Amen? They have to do a lot of things. Ano? Hindi po sila perfect. Amen? But, you know what? Maring infected ka na ng selfishness. So, ang sabi ni Pablo, have this mind of Christ. Have this kind of attitude that's just like Jesus. And this attitude is already inside of you. Ang ito pang matindi po rito, ano? This attitude is now inside of you because the mind of Christ is now living inside of you. Amen po ba? Amen po ba? Hallelujah. So when you have this mind, this attitude, it will empower you. Amen? James chapter 4, verse 6 to 8, ang sabi niya, but he gives more grace. Therefore, he says, God resists the proud, but gives grace to the humble. Therefore, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts,
You're double-minded. Hallelujah. You're double-minded, ang sabi po ni Pablo. God resists the proud but gives grace to the humble. So ang sabi niya, when you have this mindset, when you have this attitude just like Jesus, kapag meron kang attitude na to na kagaya ng kay Jesus, ang sabi niya, God will give you grace. Ano po yung grace? Ano ho? Grace is the unmerited favor of the Lord. Grace is the empowerment of God. Grace is the ability of God, ano, in our life. Ito po yung biyaya ng Panginoon. Grace is the empowerment of Jesus in our life. The ability that God has put inside of our hearts. Amen? Of our life. So, ito pong biyayang ito, actually, it is our power. It is our ability to live just like Jesus. To live holy just like Jesus. To overcome your weaknesses, ano ho? To overcome kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, it is by the grace of God. Sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, the grace of God will empower you to overcome your weakness in life. The grace of God will give you the ability to fulfill your God's plan and purpose in your life. The grace of God will touch your heart so that you can do what you cannot do, or what you can do what God wants you to do. The grace of God will give you the strategy and the influence for your business and for your job to be successful. Amen po ba? That is the grace of God. Amen po ba? That's why Jesus actually Paul says, He is imploring us. He is as if He was begging us. Alam niyo po yung halos magmakaawa na siya. He tried to convince the Philippian church, you have to overcome this problem of selfishness, this virus of selfishness. Have the mind of Christ. Amen po ba? Have the mind of Christ. Have the attitude that's just like Jesus. Humble yourself before God. Ang sabi po ni Pablo sa kanila, why? Because so that you will be empowered, that the grace of God will flow into your life. Lastly, I just want to end with this story of Manasseh. Si Manasseh po, siya po ay anak ni Ezekiah, ano, at naging hari po siya when he was 12 years old. He became a king and he reigned in Jerusalem 55 years. Verse 2, it says, and he did evil in the eyes of the Lord, following the detestable practices of the nation the Lord had driven out before the Israelite. He rebuilt the high places his father Hezekiah had demolished. He also erected altars to the Baals and made Asherah's poles. He bowed down to all the statues and worshiped them. Alam niyo ang ibig pong sabihin ito? That he began worshiping other gods. Even ano ho, yung pong mga gods of the nations around them, of false gods. Verse 4, and he built altars in the temple of God, of the Lord, of which the Lord had said, my name will remain in Jerusalem forever. Verse 5, in both courts of the temple of the Lord, he built altars to all the statues. He sacrificed his children. Hallelujah. He sacrificed his children in the fire in the valley of Ben Hinnom, practiced divination and witchcraft, sought omens and consulted mediums and spiritists. He did much evil in the eyes of the Lord, arousing his anger. Ang tindi po nitong haring ito, ano, lahat po ng mga bagay na kontra sa Diyos ay ginawa po niya. Amen po ba? He lived a detestable life, ano, at matinding klaseng pamumuhay ang ginawa po niya. Rebelling against God. Hallelujah! But you know what? There was a time. Yes, because of his action, the protection of God was lifted. Ano? Hallelujah! And he was driven out, ano, from his kingdom. But look at this. In verse 12 of 2 Chronicles, ang sabi niya, chapter 33, in his distress, he was talking about Manasseh, ano, he sought the favor of the Lord his God and humbled himself greatly before God of his ancestors.
sa kabila po ng mga ginawa po niya sa Diyos, sa kanyang buhay, wrong choices, wrong decisions, there was a moment that he realized that there is a God. Amen? So he began to seek favor from God. And sabi niya, and he humbled himself. Verse 13, ito po maganda. And when he prayed to him, the Lord was moved by his entreaty and listened to his plea. And so he brought him back to Jerusalem and to his kingdom. Then Manasseh knew that the Lord is God. Woo! Amen? Hallelujah. And this is the reason why Paul says, you have the same mindset just like Jesus. You must have the same attitude just like Jesus. You have to overcome this virus of selfishness. Amen po ba? Hallelujah. Kahit na anong pinagdaanan mo po noon, amen? There are some of you who made some terrible choices, terrible mistakes in your life. But deep within you, you know God loves you. Alam mo, mahal ka ng Diyos just like Manasseh. And He wants to work in you. And He works through you. Gusto ng Diyos, alam mo, may panawagan ka. You know in your heart that God is calling you back. Amen po ba? Nagpakalayo-layo ka na kay Lord. Pero alam mo, God is calling you back. Alam mo, merong gustong ipagawa si Lord sa'yo. But it takes humility. It takes the mindset of Christ. It takes the attitude of Christ to believe again. To dream the dreams of God again. Hallelujah. To do the will of God in your life. To be back on the right track again. It takes faith. It takes humility. It takes the mindset of Christ. It takes the attitude of Christ. Believing God. Obeying God, believing His Word, and obeying His Word in our life. Hallelujah. Just like Manasseh, there is a cry within you this afternoon, this evening, crying, God, awaken me, Lord, awaken me to the calling that you have in my life. Whatever this crisis have done in your life, I'm talking to you right now, to those who are online right now, and to those who are on-site, sa inyo po na nasa on-site, di ko po alam po anong ginawa ng crisis na ito sa buhay nyo. But God is talking to you right now. Whatever this crisis have done, whatever virus, even if you are infected with this virus of selfishness, God is saying, come back. There is a dream that I have put inside of you. Dream that dream again. But all you have to do is humble yourself before God. Amen? Humble yourself before God. Go back to Him. Go back home, ang sabi ng Panginoon.